Hello guys, welcome sa Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are making a lot of review every week ng mga stock request, no? Galing sa ating Facebook group. And then, paka-subscribe natin, i-click natin yung bell, tapos i-lock natin yung all para may notifications kayo every time na nag-update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay, so dito sa community, meron tayong mga ilang announcement, mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then, if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then, ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo dyang free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button. So, if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, if you want to vote dito sa ating mga stock requests, yung sinichart natin every week. So, just join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last dito rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute. Enjoy watching guys and thank you for supporting our channel. Yon, so welcome sa part 2 ng ating weekend charting session and game. I-chart na natin yung inyong mga stock request. Yon, so DMC ang number 1. DMC. So DMC is commodities play pa rin, no? Commodities play, coal play. Pero since ang main play ng coal ay si SCC, DCTP natin muna si SCC. Okay, so SCC taas pa rin. Ang coal sa global pataas pa rin dahil kasi si Europe is nagkakaproblema sa gas. So nag-ship sila sa coal. Kaya yung coal ang taas ng presyo, yung nat gas ang taas din ng presyo. Okay, si SCC is subsidiary ng DMC. So, si DMC yung holding company. Ito naman is uptrend. Pero medyo bumabagsak na, you know. Ito higher high. Ito is, yun, naglo-lower high na dito. So, tama lang, no? Tama lang yung divergence niya. So, dito natapos. So, saktong nag-correct. Tapos umakyat ulit. No? So, sa ngayon, ang range pala nito is itong CMA 200 or itong trend line. Hanggang yan, parang ganyan lang. Yan, yun yung range niyan. Mukhang rising wedge. Okay? Bago bumagsak. Okay? Kasi sa pattern, kung technicals, rising wedge. Yan, di ba? Ito, rising wedge. Tapos may, ano ka na dito? Tawag dito, bearish divergence. No? So, pwede pa rin namang i-trade yung range. Let's say, dito. Tapos ito yung upside, yun, no? So 12% pa rin. Okay. Kaya lang, ayun, no? Mukhang nag-correct na. Mukhang tapos na yung correction. So dapat dito nyo binili pala sa MA50. Yung orange line. Okay, so yun lang yung kanyang technicals, no? Tingin ko may ipit na yan dito sa trend line to. Kasi si SCC nakita nyo pababa na rin. Eh. I mean, hindi na rin siya. Hindi na sobrang steep yung kanyang uptrend. Pwedeng ma-maintain yung demand sa coal. Pero, ma-maintain. Pero, hindi na siya magpaparabolic rise. Okay? So, possible peak na rin yung kanyang earnings growth. No? Parang, mag-i-stabilize na yun doon. So, kung mag-i-stay siya doon, yung earnings, edi mag-i-stay din yung chart doon sa range na yun. So, ito possible dito rin to mag-stay ng longer time. So, yan lang. Trade the range lang. Pero, walang reason for this to break out sa 1040 at pumunta ng 12 or 20. Wala, no? Yun, hindi yan mag-to the moon kasi naka-to the moon na. Okay? Eto na, oh, galing yan dito. Tanda ko, dito pa namin tinitrade yan eh. Tapos may trade pa kami sa 5 pesos. Dito pa. So, sobrang tagal na. And 200% na yung upside niya. So, nag-to the moon na. So, ngayon, baka nag- di-distribute na kasi yung mga insider may selling na rin kasi. Okay. Resistance. Eto, resistance to. Ayun. So, baka yun na yung sagad na yun, 10 pesos. Eto, kapal na rin itong resistance na ito. Ngayon, nasa support siya. Ayun.
nasa support level. Oh, hindi pala. Resistance level din pala yun. Baka na-overshoot lang. Tapos, ayun o. Resistance, resistance, breakout, breakdown. O, tingnan natin kung makakaakyat yan. Pag nakaakyat, eh, di range talaga. Pag hindi, nirespect niya to. Nag-overshoot lang. Okay? So, dito na yan sa baba, mag-i-slide. Tingnan natin ang FA. FA ni DMC, syempre good yan dahil mataas ang earnings. No? Kaso lagging, ibig sabihin ng lagging. Last pa ito, o gaya nito. 115 ang target, pero 150 yung binigay niya. No? So, above na sa target for the year. Pero tingnan natin yung Q3 kung sustained pa ba or baka hindi na. So, dun magkakaalaman. Kaya medyo maingat dapat. No? At this earnings, 154, dapat nag-breakout na yan dito. Kaso, maiksi lang, no? Bitin yung rally. So, baka tapis na nga talaga. Okay? So, for me, ito na lang yung range niyan. So, wala nang, kung third quarter, tapos another 100%, so baka mag-breakout pa ng 10 pesos. Okay? Target price is, tingnan natin kung anong target price niyan. So, yun, may 13, may 10, may 11, no? So, ang average, 11. So, yun. Pwede naman palang mag-11. No? Pero, yung kasing double digit is psychological yun. From single digit, tapos naging 10 sa double digit. So, ano yun? Something na pwede mong sabihin breakout talaga. Gaya nito, yung breakout sa 10. Siyempre, i-resist yan. No? Iti-test talaga. So, tingnan natin kung kaya pa. Good naman, no? Dalawang buy, tapos isang trading buy, isang neutral. So, mataas pa rin yung mga fair value niya. Okay, so, may ano pa, may mukhang may gas pa based sa fair value. So, tingnan na lang natin. So, kung gusto nyo, kung may mga dip, dito kayo bibili sa baba. Ayan, around 9 pesos. No? O kaya sa MA50. Kung MA200, tumapak. O, since umapak naman talaga siya doon. No? O, di pwede rin. Okay? Tapos din ang dips niyan. Baka mag-dips yan ngayong December. So, pwedeng nag-ipon sa ilalim. Mreit. Kung tumataas na naman ang bonds, no, sa US, and syempre, kung maghahabol si BSP, tataas din na naman ang bonds sa Philippines. That's why, negative na naman yun for mga REITs. Kaya kung mapapansin nyo, ang ganda na sana nung rally dito, di ba? Pero, wala, hindi tumuloy kasi nga, naging hawkish. So, ayan ang resistance, so hindi makaalis dun. So, sa ngayon, yun yung range niya. O, nabutas na pala yung range. So, baka ito ang gusto niyang range, yung malaki na yan. So, hindi tayo nag-expect na magtutudamon to si Mreit, no? Kung gusto niyo talaga ng dividend play, edi pwede yan. Basta dito kayo bibili sa baba. Ayan, 15 hanggang 16, no? At saka may balita ako na yung insider ang nagbebenta dito sa area na to. Below IPO level pa siya, oh. Tapos nagbebenta yung holder, yung insider. So, not a good sign for me. No? So, ayan. Pwedeng abangan nyo dyan. Well, kung kikita ba kayo sa dividends, tingnan natin. Okay, so ang dividends nito is, hindi nakalagay, no? Pero ang dividends yan is around 6%. Okay, so, pwede kang kumita ng 6% sa dibs. Tapos 6% din. So, mas maganda dito. Para 6 sa dibs, 6 sa range, o di may 12% ka. Pero I'm not playing REITs sa ngayon kasi may risk na naman. Okay? Ang risk is si Jerome Powell and the BSP. Okay? So, yan. Yan muna for Mreit range lang. Next natin is si REIT, no? Anyway, wag na natin basahin to kasi regardless of the fundamentals, yield lang naman ang tinitingnan dyan. Tanong, makakabayad ba sa dividends yan? Siyempre, kasi kitang-kita mo ganda ng earnings, di ba? So, kahit maganda ang earnings yan, 6% pa rin ang yield mo. Tataas ba ang presyo? Tataas lang yan kapag nag-infuse ng asset. Pag walang infusion, walang increase ng current price yan. Diyan lang magre-range yan. No? Pag nag-infuse, saka lang yan aangat. Kasi dadami yung yield. Pero yung yield, dapat ma-maintain yun. Kung 6-6 talaga yun. City Core. Same sa City Core, kung mapapansin nyo, bumagsak din to. Same story, no? Same story lang kasi parehas naman silang REITs.
That's why ang REITs is ano yan, sensitive yan sa central bank. So kapag si central bank is dovish, good yan. Kapag hawkish, negative yan for REITs. So ako, I will not touch muna sa mga REITs, no. Kung hindi naman kasi ako investor na long term, hindi rin naman ako yield seeker, no. Pero kung kayo yield seeker, wala kayong, hindi kayo masyadong magaling mag-analyze ng mga specific stock, so pwede yan, REITs. Lalo to si Citicorp, pwede yan. Imagine nyo, ang dips nito is 7.5%. 7.5 per annum. O yun, sakto. Dun sa resistance. So kung bibili ka dito, may 7.5% ka na, parang si Mreit. Tapos pag nag-rally pa, o di may another, let's say, 5 to 6% ka pang upside. No? So, sell the range, trade the range, tapos buy sa ilalim, habang nag-aantay ng dibs. Okay, pero same scenario, magiging weak to dahil sa hawkishness ng mga central banks. Magiging, ano lang to, aakit lang yan kapag may property infusion, no? Asset infusion. Pero for dito, parang walang naka-pipeline na infusion. Talagang pure dibs lang. So, kung happy ka na sa 7% per annum, then you can go for Citicorp. Okay. Anyway, talo mo na ang inflation yan. Inflation is 6.4. Eh, di kita ka ng 1%. medyo lugi, no? Taas kasi ng inflation. Talo sa panahon. Okay. So, yun lang. Citicorp, Spnec. Spnec, may mga news, no? Like yung kay Lauren Legarda na may kinalaman sa mga, ewan ko, chismis lang. Pero malayo naman kasi sa Spnec yun kasi yung anak naman niya talaga ang may-ari nito, no? And iba naman ang catalyst ni Spnec. Ang catalyst nito is the SRO. Well, ang SRO, regardless of the news and rumors kung saan man dyan, ang bahala naman dyan kasi is yung underwriter, yung Jackie, no? So, depende sa Jackie kung anong play ang gusto niyang gawin dito. Pero for sure, i-defend yan ng Jackie. Hindi yan pababayaan. Kasi kailangan mabenta yung mga SRO na shares na for distribution, no? Na ibibenta sa public. Sabi is in-extend yung ano, yung tawag dito. In-extend yung deadline para maka-avail. Well, may mga dinig-dinig tayo sa kabila-kabila dyan na konti lang daw yung nag-avail, no? Kaya in-extend. Pero, well, sabi naman ni Jackie, or sabi nung owner, is pag hindi nabenta, sila ang bibili. O, di walang problema. Kanila pa rin, di ba? And good yun for mga investor dahil hindi lang kayo ang bumili, kasama yung owner. No? Okay lang din. Sa palagay ko, okay, since nag-SRO at nag-adjust na yung presyo, ang support talaga niyan is yan, 163. So, kung gusto niyong pumasok, buy as near as 163. Kung payment date na or sa before payment date, dapat ilabas niyo na. No? Actually, may play ako dito pero sobrang nipis. Sobrang liit nung pinasok ko. Tapos, binenta ko rin sa may 170. Ayan, dyan. Ganyan lang, liit. Liit ng play. Talo pa. Talo sa panahon. Pero okay lang at least gain. Pero yun na. Hindi na talaga yun. Falling wedge. Rising wedge. Tapos, tingnan natin kung mabibigyan ka pa hanggang 180. Okay? Pero sa payment date, babagsak yan. Mga pwedeng 163 or pwedeng 150. Okay? So, depende dun sa mga magbibenta. Pero kung long term kayo, i-hold nyo lang, no? Kung gagayahin niya si ASEN, well, we're not sure kasi Ayala naman kasi yun. And operational na yun. Pag nag-share swap, hindi malalaman natin. Pag lumaki yung kanyang market cap, hindi baka maging attractive sa mga foreign fund. No? So, marami pang mangyayari dito. Sa ngayon, naantayin muna natin yun. So, kung believer kayo, then go for it. No? Hold nyo lang. Pero basta ihanda nyo yung sarili nyo sa volatility in the coming days. Kasi maraming corporate event for Spnec. Okay. Walang nagbago. No? Walang nagbago dito. Yun. Tinaas na ni Jackie ang kanyang presyo.
Target price is 3.28. Siyempre, kasi siya yung underwriter. Siya rin yung nagpapagalaw doon sa stock. Okay. May buy record din siya. Good naman yan. Kasi solar. Yun nga lang, ang tanong is kailan. And anong plano, di ba? Anong play ng Jackie? Yun ang mahalaga. PX. Tingnan natin to si PX. PX bumagsak doon sa... Nung nawala yung bullish sentiment, nagpahinga rin siya, no? And ang maganda lang dyan is okay pa naman, no? Hindi naman, yung mga insider na nag-iipon, hindi naman lumalabas. Yun naman ang maganda. So, abangan natin kung bibili pa uli sila or kung hindi na. Pero hindi makakabenta agad yun. Sila rin naman yung nagde-defend kapag bumabagsak yung presyo. Mapapansin natin. Dito, around dito, 3.10, 3.11. Ang bid lagi dyan is 1 million. No? So, alam mong dine-defend yung stock. Okay. Medyo nag-bearish lang yung kanyang sentiment kasi. Una, tapos na yung play about recovery, reopening dahil kay Powell. So, nagpahinga yung sentiment. Second is, naglabas ng another regulatory memorandum ata about tax, no? Yung 50% tax. Hindi ko alam kung approved na or pinasa lang sa reading lang. So, abangan natin yan kung anong update doon. So, 50% from 30% or 30% plus, so medyo malaki, no? So, yun lang. Anyway, sabi naman ng isang analyst is maliit ang impact for PX. So, ang kailangan talaga dito is magkaroon ng news about doon sa kanyang silangan project. Yun ang kailangan dyan. O, yun. May range dyan. Pwede nating sabihin na nag-overshoot lang yun pero ito talaga yung kanyang range. So, kung ipunin mo yan dyan, so, may possible upside kang 12%, no? And ang cut, ayun, no? Linaw ng cut. Pwedeng ilagay ang cut sa 3, below 3. Ayun, yan. 3 pesos, yun ang cut. Ang target, pwede dito. So, 3 is to 12, no? Ayun, 3% risk, 12% upside, so 1 is to 4. Pwede na. Pero be careful kasi second liner yan. Not too much exposure pagdating sa second liner kasi yung liquidity. Second is yung volatility ng stock itself, no? Kasi kakonti yung naglalaro. Tapos pansinin nyo, ayun, no? Bihira lang magka-volume. Okay. PX last LTG. Yun, si LTG. LTG may news na nagbenta ng yung alcohol corporation niya. Binenta na kay BMC. Which is si BMC naman is may stake din siya for 30%. So I think nag-raise lang siya ng cash. So mukhang kailangan lang ng cash ni LTG. So depende kung saan niya gagamitin. Well, alam natin na si JGS is nag-raise din ng cash from Meralco. Nagbenta rin ng stake niya. Nang hawak niya kay Meralco, di ba? Well, ang rumors is to fund yung kanyang Cebu Pacific. Okay? So, pwede na tayong mag-speculate na it's the same story, no? Kailangan ng pera ng mga company na under ng airlines dahil medyo malaki yung cash burning doon. And ngayon, recovery na. So, dapat medyo kailangan nila ng pera ngayon para mag-expand ng operation. So, yon. We think na nag-raise lang ng cash si LTG from dun sa alcohol corporation niya. So, around 2 billion yon. Yon. So, alamin natin kung kanino niya ilalagay yung pera. Kung ipapa-dividends naman niya, so, wala ka ng problema kung ipapa-dibs niya without yung benta na sa, ano, sa BMC, no? Yung sa alcohol. So, ang dibs talaga niyan is, kasama yung special dibs this year, is umabot na ng above 15%, no? Kasi may mga special na hindi kasama sa computed. So, kung regular dibs lang, mga around 10%, pero dahil ang dami niyang special, so minsan 15 to 16% na yung kanyang total dividends, which is quite high. Kung i-minus mo sa inflation, minus 6 lang, edi up ka pa ng mga 9% for the whole year. Dividends lang, di ba? So, panalo pagdating sa dividends sa LTG. Ang problem lang dyan is yung government regulations pagdating sa sin tax. Pero, kayang-kayang ipasa nila yan sa consumer.
yung mga distilled beverages, no? Tsaka yung tabako and so on. So, kayang-kayang i-transfer. Tapos PNB under ng LTG, which is the banking sector, is about to recover. Kita nyo naman yung loan growth sa Philippines sa banking sector ang taas. Nagre-recover na talaga. So, yon LTG. Debt to equity mataas dahil sa banks. Pero pag na-remove mo yan, magiging maganda yung balance sheet niyan pag inalis mo si PNB. Okay? So, ganun talaga. Earnings year on year kasi binook niya yung sale on property last year ni PNB. So, yun yung reason kung bakit sobrang taas. PE is 2. Grabe, 2 na lang. 2 times. Huwag na natin tingnan yung current no, sa forward ng title ngayon kasi nasira. Gawa nung pagkakabook. So, 4 times, 4.3 historical niya is 15 almost. So, yun, target mo is 15 pesos. Kung conservative ka is just 12. So, pwede na sa 12. Pero, technicals, ang target lang dyan, ito lang. 9 hanggang 10. So, actually, 9 nga lang. 9 and then, yun, next na yung 10. No? So, kung, let's say, nasa support naman kasi, di ba? You know, nasa support. So, kung tapos nag-oversold pa, correction, gusto mag-correct. Pero I think yan na yung correction niya. Huwag niya nang basagin itong trend line na yan. So, kung dito, going to 9 pesos, you have 8% hanggang 15% kung papalo ng 10. Okay, pwedeng magpaipit kung mahaba ang pisi and kung mahaba ang horizon. Okay, panalo sa dividends and then mataas yung price appreciation. Kung aabot niya ng 12, which is conservative target, o yun, 37% at the current level. No? So, yung LTG galing yan dito, 12, 15. So, dati 20 pesos pa yan. Ayun, no? 20, 25. Okay, hindi naman natin sinasabing makakabalik yan doon. Pero kahit dito lang, ayan, kahit mga 12 lang talaga. So, 42%. Okay, so good pa rin for LTG. Okay, so, yun, hindi pala, ano, no? Hindi pala nag-oversold to si LTG. Ano lang, yung uptrend niya, since above 50, tumama lang siya sa below 50 ni RSI. Which is good pullback, pero dapat yan. Wag niyang basagin yung 50 niya. Ano ba ito? Dapat huwag mabasag yung 50. Ayun, nabasag na. Oh, so, dapat makabalik yan sa next week. Okay, pag hindi nakabalik yan, medyo hindi maganda. Okay? Anyway, pag naman nabasag yan, basag na rin yung trendline sa taas. Okay, ayan. Basag na rin yung trendline sa taas yan. Eto. Ayan. So, confluence naman yan dyan. Pero fundamental wise is good CLTG. Okay. So, yun lang. Thank you for watching. I hope you enjoy our charting session. If you want to join our Discord, so, pwede kayong maging as a student, no? Pwede rin naman sa YouTube. So, meron tayo dyang join button sa tabi ng subscribe. So, click nyo lang yan. And then, yun nga lang. Ano lang yan. Specific. Alright. So, yun lang. Thank you for watching. See you sa Wednesday para sa live charting. Gusto mo ba mag-invest sa stock market pero hindi mo alam kung paano? We got you! Join our monthly online class now and pwede ka na mag-start mag-invest for as low as 10,000 pesos. This is totally free for everyone. Start your investment journey with us. Click down below to register for free.